I hate my mom's favorite daughter. Hindi yan para sa'yo. Para yan sa ate mo. Iyan ang kainin mo. Sabay nguso ni Aling Tess sa dalawang pirasong tuyo na kasing laki ng palad ni Jelay. Umirap na lamang ang dalaga sabay santok ng santamakmak na kanin habang inaamoy-amoy ang masarap na kinataang gulay ng ina. Tanggap naman niyang si Melissa ang atin niyang napakataray ang paboritong anak. Magkasama sila sa kwarto ngunit hindi sila naging malapit maski dalawa lamang sila magkapatid. Ingat na ingat ang ina nila dito sapagkat sakitin ang kanyang ate. Parehas kasi silang naoperahan sa kidney noong mga bata pa sila. Nasa lahi talaga ng kanilang masipag at butihing amang si Mang Roy ang pagkakaroon ng mahinang kidney. Maaga silang nawalan ng ama dahil doon. Nataon pang kinailangan nilang operahan magkapatid sa araw mismo nang nawala ang kanilang ama. Hindi man nakakaluwag sa buhay, ngunit areglado naman ang pag-aaral ng magkapatid. Halos magkandakuba sa pagtatrabaho bilang bus driver si Mang Roy. Alam nitong maaga siyang mawawala gaya ng ilan sa kanyang mga kapatid kaya't nag-iipon itong maigi at nag-iwan ng sapat na pera upang makapag-aral sila magkapatid sa pribadong paaralan. Lumipas ang 5 taon at nakatapos ng pag-aaral si Jelay. Ang atin niya naman nahinto sapagkat naging mahina ang katawan nito. Sa loob-loob ni Jelay ay nakarma ang kanyang ate dahil sa pagiging mataray at maarte nito. Sinisisi niya rin ang ina dahil sa masyadong pag-aalaga sa kanyang ate. Si nanay kasi sa selan, tignan mo ako. Parehas lang naman kaming may sakit noong bata pa kami, ngunit nalabanan ko dahil di naman nila ako binibig gaya ng ginawa nila kay ate. Imbis na mag-alala sa kapatid ay naglabas pa ng sama ng loob si Jelay sa kanyang nobyong si Jong. Grabe ka naman magsalita sa ate mo. Kung alam mo lang, mahal... Hindi na natapos ni Jong ang pagsasalita nang biglang dumating si Aling Tess. Pinandilata nito ng mata si Jong. Alam ko namang type mo yung ate ko. Hindi ko nga lang alam kung bakit ako ang niligawan mo imbis na siya. Nakasimangot na saan ni Jelay. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ikaw ang niligawan, di ba? Hindi ibig sabihin ay ikaw ang gusto. Naiinis na sumabad sa usapan si Aling Tess. Hindi ko na kaya. Dalhin niyo na ako sa ospital. Namimilipit na saad ni Melissa. Imbes na mag-alala naman si Jelay ay umirap pa ito. Ako nga eh, tinitiis ko lang tuwing may nararamdaman ako. Sinabi naman ng doktor na kapag kamalamig ay talagang kikirot itong tagiliran namin maski ilang taon na ang nakalipas. Arte talaga! Agad naman nagmadali si Jong upang ihanda ang sasakyan nito habang putlang-putla naman ang mukha ni Aling Tess. Lalo naman nagpuyos ang damdamin ni Jelay sa pagsiselos. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina at kapatid, ay nakita niya ang mga love letter ni Jong para sa kanyang ate Melissa. Nakita niya rin na ginuguhit ito ni Jong. Alam niyang may lihim na pagtingin ang nobyo sa kanyang ate. Hindi na ako sasama sa ospital, kayo na lang. Sigurado naman akong gaya ng dati, babalik din kayo maya-maya. Konti na nga lang ang natitirang perang naiwan ni tatay, puro pa-ospital pa tayo. Hindi na talaga ako makakapag-ipon nito. Lahat ng sahod ko panggastos na lang dito sa bahay. Iyon pa talaga ang inalala ni Jelay, imbis na magmalasakit sa kapatid. Ganun na lamang ang pagkapukot nito sa kanyang ate Melissa. Habang naghihintay sa reply ng nobyo sa kanyang mga text ay naisipan ni Jelay na pakialaman ang mga gamit ng kanyang ate. Nanumbalik sa alaala niya ang isa sa mga malalang pag-aaway nila ni Melissa. Ito ay nang mahuli siya nitong nagbabasa ng isa sa mga sulat ni Jong na kung saan ay nagtatapat ito ng pagmamahal sa kanyang ate. Maya-maya pa ay napatakip ng bibig si Jelay sa nabasa. Alam ko kung gaano mo kamahal ang kapatid mo. Ngunit hindi ko lubos akalain na bukod sa isang kidney mo'y ipapaubaya mo pati ako. Halos mahimatay si Jelay sa kanya natuklasan. Imbis na tumigil ay isa-isa pa niyang hinalungkat ang mga litrato at sulat sa loob ng drawer ng kanyang ate.
Umagos ang luha niyang makita ang larawan ng nobyo at ang kanyang ate na magkasama. Lalo nagpuyos ang galit sa puso ni Jelay. Agad nitong tumayo at nagbihis upang sugurin ang kapatid at nobyo sa ospital. Humahangos pa si Jelay nang makarating ng ospital. Naabutan niya ang kanyang ina na naglulupasay sa pag-aalala sa kanyang ate. Ingit ka talaga sa akin. Anong pinagsasabi niya na binigay niya sa akin ang isang kidney niya? Sabay tayong naoperahan, sabay tayong nakakuha ng donor. Alam ng lahat yan. Gusto mo talagang lalong mabaliw sa'yo si Jong, ano? Hindi ka pa ba masaya na ikaw ang paborito ng lahat? Gigil na gigil na sita ni Jelay sa kapatid. Manahimik ka na, Jelay! Ibinigay na sa'yo ng ate mo ang lahat. Totoo ang nabasa mo. Kaya kayo sabay inoperahan ay dahil ang isang kidney ng ate mo ay nilipat sa'yo. Matagal ka nang wala kundi yun nangyari. Mahal na mahal ka ng ate mo. Kahit kaligayahin niya ay sinakripisyo niya para sa'yo. Humagulgul na wika ng ina. Pahiyang-pahiya si Jelay sa mga narinig, lalo pa nang kinumpirma ito ni Jong at ang kanyang mga pinsan at yahin. Siya na lamang pala ang walang alam dahil ayaw ng mga ito na makonsensya siya o maapektuhan ang buhay niya. Sising-sisi si Jelay sa pagiging makasarili niya. Mula noon ay bumawi siya sa kanyang ate. Nakapaghiwalay din siya kay Jong at sinabihan ito na mas prioridad niya ang kanyang pamilya. Sinabi niya rin sa binata na kung sakaling liligawan ito ang kanyang ate ay hindi sasama ang kanyang loob. Sa tulong ni Jelay ay unti-unting bumuti ang lagay ni Melissa. Kahit palimitado na lamang ang kilos nito ay si Jelay ang nagsisilbi niyang lakas, tagapagtanggol at tagapagkalinga. Sana ay nagustuhan ninyo at nakapulutan ng aral ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Pinoy Online Pocketbook.